Okay guys, meron tayong Philips induction cooker dito. So problema nito ay meron siyang error code. E9 ang code niya. So ngayon susubukan natin isaksak. Titingnan natin kung ano ba talaga. Power. Lagay natin tong stainless na may tubig. Power on natin. Titingnan natin kung ano mangyayari. So, sisilik natin dito sa water. Ayan, water. Fry, hotspot, water. Stream, stew, roast. So, ayan. Pipiliin natin yung water. Pa-power on muna natin. Water and 160 degrees. Ayan, error 9. Meron siyang error code na E9. So ayan, yan ang problema niya. So bubuksan natin to guys. Alam ko ang sira nito. Baka yung thermal fuse niya ang sira na. Pumutok na yung thermal fuse niya siguro. So titingnan natin kung ano talaga. Sana yun lang yung problema niya. Para palitan natin kung yun talaga ang sira niya. Okay, so wala, walang nangyayari. E9. Notin na natin. So, bubuksan natin to at iti-check natin yung una, thermal fuse. Baka pundi na yung thermal fuse. Sunog. So, ayan. Bubuksan natin siya. Mga induction cooker, iba-iba ang code niyan, depende sa error niya. Iba-iba ang lalabas na code. Depende sa kung ano ang sira ng induction cooker. Ito, so yan, wala ng screw. Ayan, madumi. So, ito. Ito yung thermal fuse nya. Galang guys, ha. Tanggalin muna natin to. Ayan guys, ito yung thermal fuse, ito yung pinakauna kong suspect eh. Ito yung pinakauna kong suspect kung
sira ba siya or hindi. Meron din siya maliit na diode dito. Ito thermal fuse yan. Parang pag nag-overheat na siya, sobrang init na. Ito yung puputok to siya. Mag-cut yung ano dito, daloy ng kuryente. Ito yung protection ng buong unit na to. Pinaka-protection to. So, ito lagay natin sa diode mode. Ito para mag-babas siya pag continuity check natin. Ayan, tumutunog siya. Ngayon, subukan natin i-tester to dito. Tingin ko. So, ayan, wala. Hindi nga siya gumagana. Magkakaroon siya ng reading dito kasi nakakonekta to sa board. Siyempre, magkakaroon ng resistance yan. Pero dapat ito, tuloy-tuloy. Dapat magbibip yan, ganyan. Si zero yan kung buo to. Wala, hindi siya nagbibip. So, babaklasin natin to. So, ito na nakakonect sa dito. Ito yung pinaka board niya, circuit board. So, ayan. So, may fuse dito. Ayan, kung makikita niyo yung fuse ito. So, kung yung induction cooker niyo naman hindi nagpa-power, walang display, hindi umiilaw. So, una-una nyo i-check yung power source nyo. Saksakan ng plug. Merong output voltage na 220. Tapos yung wire. Mula dito, i-tester nyo kung may continuity itong dalawa. Papunta dito, siyempre tatanggalin nyo to. Tapos i-test nyo ng continuity. Tapos itong fuse, iti-tester nyo kung may continuity din. Dapat meron para buo siya. So itong dalawang to, ito yung sa diode. Yung maliit, yung white ang nasa diode. Ay yung white, itong white na to ang sa maliit na diode. Or ano ba yan, Zener diode ba yan? Or ano ba yan siya? Tapos itong isa, sa thermal fuse naman. So, ayan, nakakonect siya doon. So, ang gagawin natin dito, tatanggalin natin ito. Sana, ito lang yung problema niya. Dahil wala siyang continuity, subukan natin dito. Dapat mayroon niyang continuity. So, wala talaga. Yan ang wala. Dapat tutunog yan. Magbibip yan dapat. Ayan. Mahina nga lang. Palitan natin ang tester para malakas yung beep niya. Analog. Dito tayo sa bus rings, ayan. Marinig nyo nagbibip. So, dapat dito magbibip yan siya. So, wala talaga. So,
So ito, puputulin natin to. Masyadong maiksi. Tanggalin natin to. Ayan. Parang meron siyang thermal pero meron siyang thermal paste, thermal ano, grease. Nakahinang to. So, tingin ko dito hindi pwede nang basta-basta lang ang hihinang dito. Dapat nito naka-clip talaga. Tingnan natin yung connection niya dito sa loob. Ayan, hindi naman siya putol pero wala na siyang continuity. Turin natin. Ayan, thermal fuse. Hindi ko nakikita yung sulat dito. Tingnan natin yung value niya. Ilan yung value, ano yung value niya. Ayan, 10 amperes. 250 volts, ito 250 volts. 10 ampere. Ayan, 250V. 10 ampere. So yung degrees nito Celsius, 184 Celsius, degrees Celsius. Ayan. Ayan, 184 C. Ayan, degrees Celsius. So makikita nyo guys, ayan siya. Okay, so palitan natin. Palitan natin siya. Meron iba-iba din ng meron din ganito, thermal fuse din siya. So, ito mas mataas ito, 240 degrees Celsius, so pwede na rin to. Ibig sabihin mas mataas yung capacity niya sa heat kaysa dito sa isa.
kabit na natin itong plate. So ayan, hindi muna natin i-screw para malaman natin kung i-testing muna natin bago natin i-screw. Subukan na natin siya. Power on. Subukan na natin siya kung gagana na. Power on. Water. 1, 2, 3. So ayan, parang may nag-click. May nag-click. So yun guys, umiinit na, umuusok na siya. I mean, kumukulo na siya. Ayan, kumukulo unti-unti ng kumukulo. So ayan, kumukulo na guys, ayan. So napakabilis niyang kumulo. So i-stop na natin. So ayan guys, kumulo siya. Napakabilis niyang kumulo. Okay, so naayos na natin to. Kung meron kayong induction cooker guys na kahit anong brand, lahat ng induction cooker, tingin ko lahat ng induction cooker ay merong thermal fuse. So yun ang i-check nyo rin yun kung baka sakaling sira yung thermal fuse nun. Kagaya nito, sira yung thermal fuse. Kaya nagkukod error ng E9. So, sa ibang induction cooker siguro, iba rin yung code niya. Depende sa sira siguro kung anong code niya. So, ayan, try nyo lang din check. So ayan guys, okay na tayo dito. Naayos na natin yung induction cooker. So i-fix ko na to, i-score ko na to siya para maayos na. Wala nang problema. So ayan guys, thumbs up na tayo dito. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe guys. Salamat sa inyong panonood.